Hello, Mama Cheese! For today's vlog, heto nga, pinili ako ng asawa ko ng talaba. Ayan, tingnan niyo naman, mga mare. Almost 2 years ko na yata itong hindi nakakain. At ayan, binili na nga ako ng asawa ko. At gustong-gusto ko ito kasi na maliliit na siya. Hindi ko kasi kayang tunukin or hindi ko na kayang kainin yung sobrang malalaking talaba. Gusto ko yung maliliit pero matataba. So, ayan. Nakakita ko ng bagay na nakakapot alalipod. Cheesy yun. At yun nga mga mare, itong asawa ko ay bumabanat pa nga. Pero totoo nga naman yun mga mare. Lahat ng mga bagay na makikita niyang alam niyang makakapagpasaya sa akin. Pag meron siya talagang pera, hindi ako kinakalimutan yan. Lagi niyang binibili. Kaya naman mga mare, sa mga videos ko, halos dyan, hindi ko talaga hinihiling sa kanya. Or kung minsan hinihiling ko sa kanya. Pero makadalasan dyan mga mare, sa mga videos na ginagawa ko. Or sa mga hindi ko pa nabivideohan. Kasi nga madalas, hindi ko talaga mabivideohan mga mare. Kasi lagi niya ako sinusurprise dun sa mga dala niya. Kasi nga, pag may nadadaanan siya at alam niyang magugustuhan ko yun, bibilihin niya yun para sa akin. So nagpapasalamat ako at meron kong ganitong klaseng asawa. So ayan na mga mare, sisimulan na natin itong paglilinis. Kasi syempre pag binili niya, nung binili niya ito ay fresh ito. Kaya kailangan natin linisin. So ayan. Naglagay na rin pala ako dito ng tubig na papakuluin natin dahil dito natin iluluto ang talaba. So ayan, tap water lang ilalagay natin kasi naman kailangan natin yang balian or ilublob siya ng saglit na oras lang dyan sa malinit na tubig. At pagkatapos na yan, Mari, itong aking anak ay nagwawala na. Kaya naman yung asawa ko na nag-asikaso para sa lulutuin talaba. Dahil magtatanghalian na at ito yung aking uulamin. So, ayan, siya na nga nag-iasikaso at siya na rin yung nagluto nito. So, hinugasan niya na yung mga gamit na kailangan gamitin. Tapos, sinalang niya na rin itong kaldero kasi marami pa kami niluto bago iyan. So, nung kumulo na nga mare, tinawag pa niya ako para mabidyohan ko daw kung paano lutuin or para madocument. Kasi alam niya na binivideo ko na. So, ayan, ilublublublub niya lang dyan at ilang minuto lang. Tinanggal na rin kasi ayoko rin ng sobrang cook kasi wala na siyang lasa pag na-overcook na. Feeling ko kasi masyado na siya naundot. So, ayan, gumawa na ako ng sausawan. Suka, toyo, tsaka kalamansi lang yung sausawan ko. Tapos, ayan, syempre hindi mawawala yung kanin. Ayan. Hindi ako magda-diet for today's video. Kasi syempre, hindi yan bagay mare pag walang kanin. So, ayan, for the lugit. Basta lugit ang tawag namin dyan. So, ayun, ang tataba, mare. Sayang-saya na naman ang puso ko. So, ayan, sausawalan natin. And, first bite. Mmm, yummy-yummy. Sobrang excited talaga akong kainin ito, mga mare. Imaginin nyo naman, mga mare, almost 2 years kang hindi makakain. Ako pa naman sanay na sanay sa pagkain dito. Kasi laking dagat ako, mga mare. Malapit sa dagat yung bahay na kinalakayan ko. So, kaya naman, halos every day or every other day, kakain talaga kami ng oyster or talaba. Doon sa amin. Maliliit na sa amin, kaya ang tawag doon is sisilang. Pero mas masarap yung mga mare, yung talagang hinahanap-hanap ko. At saka yung Chinese crab na tinatawag sa amin doon, napakalasang alimasag mare, napakasarap. So kung makakaluwag-luwag na kami, uuwi talaga kami mga mare. Tapos matitikman ulit namin yung masarap na pagkain doon. So yun lang mga mare. Bye-bye!